Ako ay probinsyano. Totoo pala ang mga narinig ko mabubuti tungkol sa inyo. At maraming salamat sa inyo sa pagligtas niyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Dahil ginagawa ho namin to para sa bansa. Sigurado ako na hindi kayo pababayaan ni Ama. Si Congressman Brandon Cabrera ang nagbuhat ng kamay sa akin. At siya rin mismo ang nananakot sa akin. Bakit po kayo tinakot? Gusto niyo humarap muli ako sa taong bayan at bawiin ko mga paratak ko labang kay Renato Hipolito at sa kanyang ama na si Vice Presidente Lucas Cabrera. Paano po kayo nakatakas? Ang Vendetta po. Tama po yung narinig niyo. Ang grupong Vendetta ang tumulong sa akin makaligtas ako. At kung ano man ang maririnig nyo laban sa grupong Vendetta, huwag nyo pong paniniwalaan dahil ang grupong Vendetta, sila po ay mabubuting tao. Ano na po ba mangyayari kay Tito Bibi sa kay Brandon? Magkakaroon ng investigasyon. At syempre, hindi naman sapat ang testimonya lang ni Brother Lorenzo. Kailangan may ebidensya. Pero kapag ka na patunayan na may kasalanan sila, kahit malapit pa sila sa pamilya natin, dapat makulong sila at maparusahan. Pag nagsalita na yan si Brandon Lorenzo, hindi na sila mananalo. Tapos na yung misyon natin. Then, kailangan pagbayaran niyang buhay niya lahat ng mga kasalanan niya. Hindi ko palalampasin ang ginawa ni Dalisa at ang Vendetta sa mga. Ako ang magpapabagsak sa akin. Kung ano man ang inuumpisahan niyo, kami ang naaapektuhan ng anak mo. Ang relasyon nila ni Aliana. So, pagkatapos ang lahat na nangyari, yun pa rin ang iniisip mo, Marco, Aliana. Ang liit na bagay. Hindi ito maliit na bagay! Gusto mo ba magpakamatay muli si Marco? She must be serious nung sinabi niya na ayaw niya akong makita at makasama. Pababalikin ko siya dito. I'll talk to her. Talaga ba? Marco, I'll do anything for you. Mama's here now. Don't worry. Everything will be fine. Hinatulan na ako ng mga tao without giving me due process. Pilit at sinisiraan ako. Kung inosente kayo, lalabas sa investigasyon yun. Malalaman ng tao na wala kayong kasalanan. Kung yun ang sinasabi ko, Oscar, wala akong pag-asa ng depensa ng sarili ko. Kasi dahil sa pag-iisip mo, hinatulan mo na ako eh. This much I will promise you. Kung mapapatulayan na may kinalaman ang anak ko, ako mismo maghahatid sa kanya sa kuruhan. At kung may death penalty, ako rin ang maghahatid sa kanya sa lethal injection chamber o sa silya elektrika. Birthday ko nung gabi nga. Pinaganda ako ng daddy ko at ng mga kapartido namin ng maliit na selebrasyon. Dapat doon palang naisip nyo na eh. Na-busy ako nung gabi nga. Ba't ko naman nasasayangin oras ko kay Lano? Sino ang kasama nyo umuwi galing sa party? Ako mag-isa. Congressman, wala na ho ba kayong kasamang iba? Ang mga PSG, mga bantay ko. Ano klaseng tanong ba naman yan? Ano to, sir? Nakakikita nyo nagpapagaling yun ako? Look, lay, bigay ko lang statement ko sa mga pulis. Kung meron pa kayo kailangan malaman, sila kausapin nyo. Kilala mo naman ang asawa ko. Kaya niyang lusutan kahit ano. And he always gets away with everything. So, totoo, ate. Totoo yung akusasyon kay Kuya Lucas at kay Brandon. May kinalaman sila sa nangyari kay Brother Alano. So why should we let it bother us? Kung sila nga, hindi na babahala. Tayo pa kaya, Aliana? Alam kong meron kang isang salita. At hindi ka basta-basta aatras sa isang usapan dahil ayaw mo na. Nangako ka sa pamilya namin. Napakakasalan mo si Marco. Sana hindi mo nakakalimutan yun. And if you're worried about the news tungkol kay Lucas, ako na mismo magsasabi sa inyo. Hindi totoo ang binibintang nila tungkol sa pamilya namin. Reporter ka, Aliana.
You know the political game. Biktima lang kami ng paninira nila. But it's not true. So ano pong balak ninyo para maparusahan si Congressman Cabrera? Sister Becky, Brother Peng, mga kapanalig, matuto tayong magpatawad. Pero hindi ibig sabihin nun na palalagpasin na natin yung batas. Kaya kami, ng aking abogado, nagbigay na ng complaint affidavit sa city prosecutor para kasuhan si Congressman Cabrera ng kidnapping and frustrated murder. Kaya natin baliktad rin ang anumang ebidensya meron sila laban sa atin. We have the best lawyers. Anong inisip mo? Si Dalisay. At ang Vendetta. Magaganda talaga itong mga nakuha natin para mas na Congressman Brandon Cabrera. Inarangan nila ang mga plano natin dati. Teacher. Sa call center. Ngayon naman si Alano. Hindi nila tayo titigilan. Uwi ka na. Mas kailangan ka ngayon ng pamilya mo. Lalo ng ama at kapatid mo. Wala po akong kinalaman sa ginagawa ni Kuya Brandon. Ibig sabihin, totoong siyang dumukot kay Brother Lorenzo? Ang sinasabi ko po, wala po akong kinalaman sa kinasasangkutan ngayon ni Kuya Brandon. Kung ano man po yun, labas na po ako doon. Naniniwala po ako na walang kasalanan si Papa at saka si Kuya Brandon. Lahat po ng mga balita ngayon, puro kasinungalingan. Ito po ba yung dahilan kung bakit ayaw niyo akong papasukin? Naniniwala po kayo na may kasalanan yung pamilya ko? Marco, walang kinalaman ang desisyon ni Aliana sa nangyayari ngayon sa pamilya mo. Hindi mo madidiktahan si Aliana kung ayaw niya na. Eh, sa ginagawa mo niyan? Mas lalo mo siyang tinutulak pala yun. Talagang napakaitim ng budhi nitong si Hipolito. Ginawa pang campaign headquarters itong kapilya para palabasin sa mga tao na malinis siya at makadiyos. Kahit ano pang gawin niya ngayon, dahil sa ginawa nila kay Brother Lorenzo, sirang-sira na ang pangalan niya sa mga tao. Natatandaan mo ba na mga wanted kayo ngayon? Kung ayaw niyong hanapin namin si Dalisay, gagantihan na lang namin si Alano. Baka alam niya kung saan sila nagkatago. Sigurado ko may connection siya sa Vendetta kaya nailigtas siya. Omer, sumunod ka na lamang. Dalawang araw na lang eleksyon na. Pag may masamang nangyari kay Alano at sa pamilya niya, walang ibang mapuputukan kung di ako, si VP at si Congressman. Kami ang mapapasama. Akala ko ba, sir, meron kayong balak dayain ang eleksyon? Oo. Oh. Pero hanggat hindi pa tapos ang eleksyon, kailangan nating manahimik na intindihan mo, Omer. Sabi niyo. Yan na ba yung bahay ni Hipolito? Hindi ako sigurado kung ito ang bahay ni Hipolito. Ngayon ko lang nakita ang lugar na to. Baka naman may kikitain lang siya dyan. Kung ganun, baka kailangan nating alamin kung anong magaganap dyan sa loob. Wag atod. Kapag nakaalata sila, mas lalo tayo mahihirapan. Dito lang tayo. Magbabantay tayo dito kung anong mga gagawin nila. Pasensya na, nalito ko. May ginawa pa ako sa headquarters. Walang problema. Wala pa naman si William. Gusto lang niya ipaliwanag sa atin yung plano niya. I'm really very excited kung paano niya makukuha ang top secret source code na gagawin ng presidente. Lagi siya dependable. Lagi siya may paraan. Sir, nag-set na ng meeting ang Board of Elections. Buti naman. Gagawin ko rin ang source code para dun sa automated counting machine. Kailangan niyo ingatan yan, sir. Of course. And I'll make sure na hindi madadaya ang resulta ng botohan. Just imagine. Magkakaroon ng dayaan sa eleksyon na walang makakaalam at walang magkukwestiyon tungkol sa bilangan. Ako na lang kausapin. Hindi pa handang sumagot si Brandon dahil sa nangyari sa kanya. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ng aming pamilya. But we are here to support one another. I'm here to support my husband. At pati na rin ang anak niyang si Brandon na kahit hindi nang galing sa akin. Turing kong tunay kong anak. I know him so well. Mabuti siyang bata. Mabuti siyang tao. Ang hinahangad niya lang ang kabutihan ng ibang tao. Please, tigilan niyo na siya. Bakit, General? Kilala mo ko sino yan? Yan si William Celerio. Anong ginagawa niya dito? Si William Celerio ang Special Assistant to the President ni Pangulong Hidalgo. Alam niya ang bawat galaw ng Pangulo. Kahit saan pumunta ang Presidente, kasama yan.
sabi siya. At sa buong palasyo, siya lang ang pinagkakatiwalaan at pinagsasabihan ng lahat ng secret information ng presidente. Napakalakas pala niya sa pangulo. Resulta ng crime laboratory tungkol dun sa fingerprints na nakita sa bahay ni Congressman Cabrera. General Borja. Congressman Brandon Cabrera. My son. Sinusuko namin sa inyo. Maraming salamat, Vice President. Hindi na namin siya kailangan sunduin pa sa ospital. Hindi totoo. That was planted. I'm sorry, Ms. Cabrera. It's well documented. Ayan ang arrest warrant para kay Congressman Cabrera. Don't worry about Brandon or your father. They'll be fine. Your father is just making sure na malalampasan natin to. Nag-aalala lang ako, Ma. Sa pagdakip nila kay Kuya Brandon, lalo ako mahihirapan kay Aliana. Sa dami ng gulong nangyayari na kinasasangkutan ng pamilyang to, it would be impossible for me to win her back. Akala ko ba nakausap mo na si Aliana? I did. Eh bakit ayaw niyo pa rin akong harapin? Sabi mo ikaw na bahala. You assured me. We just should give her a little bit more time. I can't wait! Do something! Do something now! Nangako ka sa akin, pero wala pa rin nangyayari. Maybe you weren't doing your best. Marco! Ina, baka hindi malinaw para sa'yo. Si Aliana, ang asawa ni Cardo Dalisay, namutik na baka patay sa kapatid mong si Brandon. Kaya kung may manasakit ka sa pamilyang ito, ikaw na mismo ang lalayo kay Aliana. Lucas? I love her. Hindi ko kayang gawin yun. Kung kailan dapat ay nakakaisa at nagtutulungan ang pamilyang ito. All you think about is yourself. How can you be so selfish? Selfish? Sino ba nagdala ng gulo sa pamilyang to? Ako ba? Si Kuya Brandon ang nagsimula ng lahat. Nadadama yung relasyon namin ni Aliana. Basta! Kalimutan mo na si Aliana! She will only bring you and his family down! No! Ikaw at si Kuya Brandon ang humihila sa pamilyang to pababa! You know your son by now. You know how fragile he is. Hindi sa lahat ng oras pagbibigyan ko si Marco. He has to make a choice. Aliana o tayo na pamilya niya. Bakit niya kailangan mamili? Wala naman siyang kinalaman sa lahat ng gulong ito. Nahuhumali siya sa asawa ni Cardo Dalisay. The same Cardo Dalisay who is after my son. Pero baka naman hindi lang si Brandon ang tutugisin ni Cardo. Baka pati ako, or for all we know, ikaw at si Marco. Di ba ikaw pa nagsabi sa akin noon na ikaw pa mauunang magdadala sa anak mo sa kulungan? At kapag napatunayan na may sala siya, at kung may death penalty mo, ikaw ang maghahatid sa kanya sa Silya Elektrika? Yun na nga. Pero hindi pa nagpapatunayan sa korte na may kasalanan siya. Oo, alam ko. Pero matibay ang ebidensya na nilabas ng CIDG. Ang fingerprints ni Brother Lorenzo na nakita sa bahay ni Brandon. Planted. At bakit mas pinaniniwalaan mo yung General Borja na yan? Oscar, for all we know, pinoprotektahan lang niya yung kanyang apo na si Dalisay. Alam ng lahat na ang numero uno kalab ni Dalisay ay si Hipolito. Nakaalyado ko. Kala ko kilala kita, Lucas. Pati na ang anak mo. Ikaw, kilala mo ba talaga si Hipolito? Anong ibig mo sabihin? Iniimbestigahan siya ngayon ng CIDG.
Alam ko matagal na yan. Pero tulong sinasabi ko, puro paratang lang, wala pang napapatunayan. Kaya Oscar, ako ang dapat mong paniwalaan. May karapatan kang ipagtanggol sa Ipolito. Lalong-lalo na ang anak ko, Lucas. Pero sa puntong ito, mas pinaniniwalaan ko ang mga lumalabas na ebidensya. Ang totoo nga, na may kinalaman ng palasyo sa lahat ng nangyaring ito. Maaring ang susunod nilang hakbang ay manipulahin ang voting machines. Dahil ang alam ko, palasyo ang may hawak ng susi sa voting machines na ito o yung source code. Ano ibig niyo sabihin, General? Pwede nilang baguhin yung resulta ng eleksyon? Simple. Kailangan natin protektahan ang voting machine. Yeah. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado, pag sumipat asintado.